Okay, magandang umaga sa inyo aking mga mag-aaral. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, kailangan muna natin ay magdasal. So, please stand up. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, akin munang titingnan ang inyong attendance. May mga liban ba sa araw na ito? Okay, very good. Talagang excited kayo sa ating tatalakayin ngayon. Pero bago tayo dumako sa ating tatalakayin, pupunta muna tayo sa exercises natin. So, ang panuto ay ayusin ang mga pinaghalong titik. Ang pinaghalong titik sa English ay jumbled letters. Now, the number one. Ano ang sagot dito sa number one? Very good, pamumuhay. Number two, okay, sinauna. Number three, very good, panahon. Number four, okay, very good, Filipino. At ang panghuli ay pre-colonial. Mabuti at nalaman niyo talaga. Okay. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. At ang ating layunin ay sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay dapat na una natutukoy ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Kalawan ay papaliwanag ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. At ang panghuli ay naipakita ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Ngayon, ano nga ba ang pamumuhay ng mga sinaunang tao o sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial? Isang malaking kayamanan ng ating bansa ang balikan natin ang ating kasaysayan. Kung paano namumuhay ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan o tinatawag na pre-colonial. Mayaman sila sa kultura at ito ay napatunayan sa kanilang uri ng pamumuhay. Nahati sa iba't ibang yugto ang panahong pre-colonial. Tinatawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato na nahahati sa panahong Paleolitiko o lumang bato at panahong Neolitiko o bagong bato at panahon ng metal. Ibinabatay ang katawagan ng panahong pre-colonial sa mga uri ng gamit na natutuklasan ng mga tao o natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng mga kasangkapang yari sa bato. Panahon ng Paleolitiko o panahon ng lumang naninirahan sila sa mga yungib at gumagamit ng mga tinapya na batong magaspang bilang kasangkapan. Ang mga tao noong panahon ng Paleolitiko ay nabubuhay sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Ang pangalawang panahon ay ang panahong Neolitiko o panahon ng bagong bato. Nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon sa kapaligiran. Dahil sa kakulangan ng pagkain sa kanilang paligid, nagsimula silang magsaka, mag-alaga ng hayop, gumamit sila ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa, at iba pa. Natututo rin gumawa ng mga banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino sa panahong ito. Ginamit nila itong imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangisda, at pangangaso. Gayon din ang paghahabi, paggawa ng bangka, at pagpapalayok. Ngayon, ang panahon ng metal. Sa pagdaan ng panahon ay natutuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Nagsimulang umunlad ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, nagkaroon ng antas o nahati ang mga mamamayan sa iba't ibang pangkat na may iba't ibang katangian. Tungkuling ginagampanan at
rebelihiyong tinatamasa sa pamamayang kinabibilangan. Ang tatlong antas ng tao sa lipunan noon ay nahahati sa tatlo. Ang Maginoo o sa Tagalog ay Datu sa Bisaya, ang pinakamataas na uri ng pangkat. Maaaring maging Datu ang kasapi ng barangay kung siya ay matalino, matapang at nakipagmana ng kayamanan o nakapagmana ng kayamanan. Pangalawang uri ng tao sa lipunan ang mga maharlika at timangwa. Ang mga maharlika ay tumutulong sa Datu sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Ilan sa kanila ay ang mga mahuhusay na mandirigma na tinatawag na bagani. Ang mga timawa naman ay ang mga malaya o mga lumayang tao mula sa pagkakaalipin. Sila ay may karapatan sa kanilang ani nang hindi nagbabayad sa tribo sa Datu. Ang pinakamababang uri ng mga tao sa lipunan ay ang mga alipin. Sa Tagalog, oripon. Okay? Sa Bisaya, sila ang karaniwang pambayad sa mga nagawang krimen. Naninilbihan sila sa Datu at nagbibigay ng taunang tributo o buwis. Ang pamayanan o barangay na pinamumunuan ng Datu ang nagpapatupad ng mga batas. Ngayon, may dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay. Ang batas na nakasulat at hindi nakasulat. Sa klaw ng batas na nakasulat, ang usapin tungkol sa diborsyo o divorce sa English, krimen, pagkakaroon ng ari-arian at iba pa. Natatamasa ng mga kababaihan ang pantay na karapatan ng mga kalalakihan. Ipinapaalam sa buong pamayanan ang mga batas na ito sa isang pagtitipon sa pamamagitan ng umaluhukan o tagapagbalita. Ngayon, dumako tayo sa ating activity. Opa. Ang direksyon, kung ang direksyon, thumbs up kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang sagot at thumbs down kung ito naman ay mali. So, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sa pagsusulit or activity na ito, gawain na ito. Okay? Ngayon, start. Nagsimula na kayo. Okay, tapos na ba kayo? Yes, ngayon, makipagpalit na kayo sa inyong katabi at atin nang i-check ang inyong mga sagot. Ngayon, ang unang katanungan, ang mga kababaihan noon ay may karapatan sa lipunan, thumbs up o thumbs down? Very good. Thumbs up. Number 2, ang panahong Neolitiko ay tinatawag din na panahon ng bagong bato. Thumbs up or thumbs down? Okay, thumbs up. Pangatlo, naging maganda ang buhay ng mga alipin dahil sila ang pinakamataas na uri ng tao sa lipunan. Thumbs up o thumbs down? Very good. Thumbs down. Napayaman ang kultura ng Pilipino dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Thumbs up o thumbs down? Okay, thumbs up. Nagkaroon ng specialization sa paggawa noon dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay. Thumbs up o thumbs down? Very good, thumbs up. Ngayon, sino ang nakakuha ng pinakamataas na marka? Okay, very good kayong lahat. Ngayon, kung talaga nakikinig kayo sa aking discussion kanina o talakayan, may tatanong ako sa inyo. Ngayon, sa panahon ng bato, ay nahati ito sa tatlo. Magbigay lamang. O ikaw, Jane? Panahon ng Paleolitiko at Neolitiko. Very good. Ngayon, magbigay kayo ng 3 antas ng pamumuhay ng sinaunang Pilipino noon. Okay, Datu, Maharlika, at Timawa. Very good. Ngayon naman, so, may katanungan pa ulit ako sa inyo. Sa inyo palagay, bakit
kailangan nating malaman ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino noon sa panahon ng pre-colonial. Okay, very good. Ngayon, kahalagahan ng mga ito? Okay, very good. Talagang kinig kayo sa ating talakayan ngayon. Ngayon, dumako naman tayo sa evaluation. Okay? Sa evaluation na ito, sasagutin nyo ito sa one sheet o isang piraso ng papel. At bibigyan ko kayo ng isang minuto ulit. Okay? So, magsimula na kayo. Okay? Tapos na ba kayong lahat? Okay, very good. Makipagpalit ulit kayo sa inyong mga katabi. Ngayon, atin nang iwawasto ang inyong mga sagot. Una, ito ang pinakamataas ng antas ng lipunan. Alam niyo ba? Okay. A, Datu. Pangalawa, ito ang ikalawang antas ng lipunan. A ulit, Maharlika. Ikatlo, ito ay ikatlong uri ng lipunan o mas kilala bilang pinakamababang antas. Anong iyong sagot? Okay, letter B, Alipin. Ngayon, ikaapat. Ang panahon na ito ay nagsimula silang magsaka at mag-alaga ng hayop. Ano sa palagay niyo ang sagot? Letter B, panahon ng Neolitiko. Ngayon, ikalima, anong panahon ito na nabubuhay sila sa pangangaso at pangangalap ng pagkain? Panahon ng Paleolitiko. Okay, letter B. Ngayon, sino sa inyo ang nakakuha ng mataas na marka? Okay, bakit sa inyo iilan lang? Maiilan ding hindi nakapasa. Okay? Ngayon, kumuha kayo or kunin ninyo ang inyong assignment notebook at isulat ito. Ang inyong assignment ay pumili sa tatlong panahon ng bato at iguhit ang kanilang uri ng pamumuhay at ipaliwanag ito sa klase. So ngayon, isulat ninyo ito. Okay, tapos na ba? Okay, very good. Ngayon, pakisaayos muna ang inyong mga upuan at tayo magsitayo para sa ating panalangin. Okay, very good. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, paalam na sa inyo, class. Okay.